pagising, sinasalubong ko ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ang bawat tagumpay at karangalan nagsimula sa pagsisikap at pagmamahal. Ipininta ko ang aking mga pangarap sa buhay. Bakit kahit na nasasaktay lumalapit pa rin sa'yo't nagmamahal? Ako si Mark Bautista. Sundan niyo ang buhay ko sa likod ng kamera. Dito sa Follow That Star. Pasok. Welcome sa aking maliit na tahanan. Nung nasa showbiz na ako, first na priority ko, to really have my own house. Since na-achieve ko na siya, happy ako. Siyempre, nandito tayo sa aking sala. Ito actually, may mga gamit kami dito na binigay ng fans. Like itong kutina from Cebu. Actually, bigay din isang fan. Yung TV na to. Kaya sobrang treasured to na nagamit. Ito actually ako nag-bumili naman ito. Itong silaw na yan. Tapos sinuggest ko na sa interior designer. Ito rin, ako na rin pumili ito. Yung brand niya Italian. So mas matibay siya. Sobrang meticuloso ako sa gamit. Talagang lagi kong chine-check kung anong purpose nito, ano ba to, may silbi ba to sa bahay, or makakadagdag lang to ng gulo sa bahay, or babagay ba siya sa konsepto ng bahay. This is my bahay. Si Leona. Ito naman, actually gusto ko pakita sa inyo yung revolving closet. Pero sa sobrang puno na niya, hindi ko na siya maikot. Pero actually, dapat umiikot pa to. Mostly sa mga damit ko, binili ko sa pag nagbabakasyon ako sa States or nag-show ako sa States. Doon ako mas nag-shopping. Kasi maraming sales sa States. So shoes naman, sa sobra ding aliliit ng space ko for my shoes. As in, tambak-tambak na dito yung mga sapatos ko. So, kailangan ko rin ng mas malaking space for my shoes. Nilalagay ko lang din yung mga ibang bigay ng fans dito, like yung ibang posters, album, and nagbibigay ako ng importansya sa lahat ng binibigay ng fans. Yung binibigay naman nila, kahit maliit na bagay or malaki, alam mo yung thought na lang siguro, yung iniisip ko at yung effort, yun yung talagang mas kinukonsider ko. And yung mga awards dito na rin. Of course, pag nakakuha ka ng award, iba yung feeling, iba yung fulfillment. Kasi parang na-recognize yung trabaho mo at na-recognize ka as a person, as an artist. Ito na yung sa bedroom ko mismo. Ayan. Ito yung painting ko na hindi natapos. Tinatamad ako. So parang, ang laki kasi. So parang okay, next time na tapusin ko. Minsan kasi pag ako nag-paint, parang okay kung ano-ano lang. Parang abstract lang talaga. So matagal na rin to sa akin. So yung mga 4 years or 3 years. So binili ko dalawa. Sabi ko perfect. Kasi action figure since nag-lastic mo din ako. So feeling ko part din ako. Yes naman. So parang wala lang, collection ko lang din. Actually dati, yung mga kapitbahay pa rin, kasi wala yung kapitbahay, bago lang yung lahat ng bahay dyan. So talagang ang view niya dito, talagang puro puno. And sobrang, parang feeling ko nasa probinsya ako. So kaya parang sabi ko nakaka-relax. Nakakamiss din ang probinsya. Sobrang simple ng buhay, sobrang relax, sobrang slow pace yung buhay.
Ito yung mama ko, nag-vacation sila dito from Cagayan de Oro at ayan, tinutulungan nila kami dito sa bahay. Ito si Papa Darny, ayan, nag-vacation din sila dito nila mama. Noong bata pa si Mark, hanggang ngayon, tahimik pa rin. Tahimik at saka masunurin. Tinulungan niya kami, yung bahay namin na-renovate na rin. Nakabili na rin siya ng mga gamit niya na sarili. Siya mismo bumibili rin siya ng lupa, mga ganyan. At saka ang maganda kay Mark kasi hindi niya iniisip na sikat na siya. Parang ganun pa rin. Marami ng mga visit na o mga racket niya, yung mga ibig sabihin na makikitaan niya ng pera. Binibigay niya, tulong talaga niya. Aking ano, mga maliit na ano lang na binibigay talaga niya sa mami niya para maitulong yung kahirapan. Kaya we grew up na sobrang close kasi ang dami namin mga ginagawa together. So ngayon, kahit na malayo yung bahay namin, lagi ako nandito sa bahay niya. Kasi ano, parang namimiss ko siya lagi. Well, yung relationship namin na families, sobrang close talaga kami. Si Papa, yung parang binibaby pa rin kami. And yung mga magkakapatid kami, parang ayaw pa rin namin maglumayo sa isa't isa. Alam niyo yung ganun? So, magpunta na tayo sa recording. Really, really low. May recording ako, may rehearsals ako. Before niyan talagang kailangan nag-vocalize muna ako. Alam, first time ko mag-record ng rap, ha? Tell me what you like, I like what you tell me. And if you understand me, you can overwhelm me. Yung pag-record ng rap, nakakatawa kasi talagang first time ko yun and nakakailang lang kasi hindi naman ako sanay na pag pinapakinggan ko na yung sarili ko sa recording studio tapos parang yung ginagawa ko yun, come on, come on, come on, yung mga ganun-ganun. So parang sanay kasi ako sa parang balad lagi. Alam mo, feeling ko baliktad yung sasabi ko nung sa ko parang yung bulsa, andito sa, ang ano, eh, di alta. Shucks, tingnan mo. Ayun na, yung sinasabi ko. Ang pagkaalam ko sa prod namin ni Sam, yung ano lang, yung groove lang kami sa song. So, pagdating ko doon, so may ano pala talaga, yung parang talagang may, kumbaga, drama. Si Mark definitely did a good job eh. I mean, I'm surprised compared to before being a balladist. Ngayon, doing rap, doing more pop songs, and especially sa sayaw, kahit anong binigay ko sa kanya, yung lumulukod siya, nagiging hang siya, parang he always says yes. So, it was a good rehearsal.